Hello. Hi, Rai. Hindi ba ako? Rinig ba yung sounds ko? No, wala. Walang sounds. Nye, ako lang pala nakakarinig nito. Ano ba yan? Nagagawa mo? It's too Teka, So, set live na up ba lang. tayo? So yes, live na nga tayo. Hi! Hi Yes. everyone! Happy Wednesday! Yes. So, Ang may bongga pakulit naman si ng outfit. Mayora. Yes, ang bongga ng outfit natin today. Ah. Ganun talaga, kahit nasa bahay, kaya nang maura ka. Ayun, so, well, setting up na? Sineset up mo dyan. Yung sa audio sana natin na background. Pwede ba yun? Ito nga eh, pinifigure out ko. Anyway, magpag ano muna tayo ng viewers. We have two so far. Paakyatin natin ng konti. Mas malinaw na ba ako ngayon? Yes. Ako, malinaw ba? Oh, last week malinaw ka din naman eh. Inayos mo ba? Hindi, ang galing nito, hindi ko alam na ganito to. Inayos mo Biglang na. may Ray. Biglang may Ryan at the bandwagon chic. That's your name. Oh, ah, yung pagpasok mo. So let's wait pa for... Saan pa nagay yun? Saan mo? Sa pangalan na to? Sa Facebook page mo? Oo. I-re-share natin. Ay. Actually, mabagal ang internet ko ngayon. Good luck! So, check natin. Hi, Sir Red. How are you? Next time, ano, join ka sa show na to. Invite ka namin. Let's talk about anything under the sun. Anything under the sun talaga. Oo. Teka, 1 minute, ayusin ko lang ilaw. Start na tayo. Sure. Alright! Energy daw dapat. Energy! good evening, guys. Welcome to another episode of our show with the beautiful Miss Zara, and you already know me, Ryan. Oo. Hindi ko maayos yung sombrero ko, di ba? Kasi hindi ko alam kung paano, kasi baliktad. So tonight, we will be talking about something else. Ano ba pag-uusapan natin today, Zara? Actually, we will talk about, since last week, we talk about kung ano yung mga things para maging content creator, influencers, vloggers, name it. But right now, ang pag-uusapan natin is about how to create a content. Tama ba? What are the tools to create a content? So ano yung mga, based sa mga ginagawa namin, ano yung masashare namin na ginagamit namin na, for example, apps, whether kung equipment ba yan or ano, para makagawa kami ng
sa magandang content. Okay. Sige. Yes, tama. You know, how can you create or make effective content that people will appreciate? Na kakaiba, engaging, tapos hindi naman ganun kahirap talaga gawin. Siguro umpisa, shoutout daw dyan, Zara, sabi ni Sir Red. Ay, meron ba? Sorry, hindi ko nakikita. Shout out. Hi, Sir Red. Kumusta? Yes, thank you. Thank you. Stay, please stay also kasi meron tayong bago pala tayo mag-start sa ating actual topic is gusto lang namin sabihin sa lahat ng nanonood that on the description box we also have some instructions for everyone. So, meron kaming pa-premium for all of our viewers. So, more than 5,000 pesos worth of items and cash ang ipamimigay natin. So, please, if you can, read the description, like, comment, follow, share, do all that. Tapos, may Q&A din tayo. The Q&A is about kung ano yung pag-uusapan namin. So, usually, nira-round off naman namin siya at the end. Oh. So, usually, andun din yung mga answers. Pero yun, of course, stay tuned. Marami kayo matututunan. Hopefully, sa amin ni Ryan. Kung wala man, just let us know. Pero for sure, meron. Kasi that's what we are doing as a content creator. Also, bago ako magsimula, dito yung mga goodies sa pa-premium ko. Wow! So, I'll be having a lot of skincare. So, it's worth 5,000 worth of skincare. Then, may mga additional pa ako mga skincare. This is for the my tough fan for the month of April. As mentioned on my Facebook page, I will be also announcing my tough fan follower on my Facebook page for the month of April. Kasi nga hindi tayo nagkaroon nitong last big one. So, ayan, we have yung mga skincare from Skin Deep. Hindi po ito sponsored, pero sponsored po nila sa akin to. We have Glupa, ayan. Then we have Silka. So, sa mga user na Silka. Then we have Afterglow. So, sa mahilig dyan mag-rejuve. Yan, maganda to, promise. Hindi pa po yan gamit. Maraming pa. Super dami pa na item. Hindi ko naman isa-isa pa. Ay, ano ba to? May ano pa ako, mask pack. Hindi nakikita, no? Yan, mask pack, and toner, and a lot more. So, stay tuned po dahil mapapasa inyo ito pagkatapos ng aming live session. Yes! Ako naman, may papamigay din tayong GCash towards the end of the show. Basta makasagot kayo sa Q&A. And if you followed the instructions in the description box, then you will be eligible to win. Okay, so, excuse me. So, let's start. Paano nga ba? Hi, Ringo! Ringo from Kainta Idol. Paano nga ba gumawa ng magandang or create or effective content? Saan mo gusto mag-umpisa? Gusto mo ba mag-umpisa sa platform? O gusto mo mag... Yes. Or gusto mo mag-umpisa sa niche? Anong gusto mo unahin? I think mag-start muna tayo. So, sa ano, katulad nung na-mention natin last time, investment. Okay. So, start tayo doon. Okay. So, as a content creator, it's not all about having free items, getting free items. You also need to invest to yourself para maging effective at magkaroon ka ng good quality content. So, ako, personally, marami na akong na-invest. Marami na akong nagastos sa pagiging content creator. So, hindi lang yan puro bigay, TF, or fee. Yung mga fee na yan, napupunta din yan sa mga ini-invest ko. So, let's start with equipment. With equipment, of course,
sabihin natin na hindi ka pa talaga ganun ka let's say startup ka pa lang, actually food is a good investment na kung nag-start ka pa lang. Kasi actually yung phone, you can use it to whatever. You can use it to shoot your item, shoot yourself, selfie. You can edit videos. Basta meron kang mga da-download na. Pero later on, yun, i-share namin nila yung mga ginagamit naming apps sa phone para naman sa pag-create ng mga content. So yun, number one, syempre is phone. Sobrang napaka-importante nun. Kasi syempre, paano ka kakontakin ng mga, mga PR agency kung wala kang phone? So kahit na hindi ganun kataas na phone, doesn't mean na kailangan iPhone 12 Max or Pro Max or something ganyan. Pwede naman yung may maganda ng quality na phone. Actually, yung iPhone 7S, 8, 'di ba? Okay, maganda na yung quality ng phone nung camera and video. Kahit naman may mga Android din, may mga Android din na sumasabay. Like, hindi po ito paid. Minimension ko lang yung mga brands, so yung mga Apple, so magaganda din mga Vivo, what else, kasi mga medyo mura. So you can invest on that kasi kailangan mo siya para makagawa ka ng isang content. And then later on, syempre, ako na mag-discuss ng equipment, no, Ray? Syempre, sige lang, nag-notes na ako. Pag ikaw ay medyo mahaba na sa industry, let's say, matagal-tagal ka na, you can invest naman for some good cameras like SLR, DSLR. So, ako talaga way back 2013, nag-start ako sa UAE, I actually bought myself a DSLR. Kasi talagang gusto ko talagang nashoot ako, hindi lang, parang hobby lang. Yung parang kung lalakad ka lang sa park, gusto mo i-shoot yung pusa, gusto mo i-shoot yung sky. That's actually already a content that you can share with your audience. Kasi some audience na gusto nila like nature, diba? So you can invest for some camera. And then also, yun yung parang learning ano mo na siya eh. Na on the way na kapag nag-shoot ka na, ano mo na yung camera, I mean, nabibihasa mo na yung camera, later on, magiging maganda na yung magiging ipopost mo. So, nakikita natin yan eh, usually sa mga feed ng mga vloggers, influencers, alam mo yan kung ano yung shinoot ng camera, ng phone at camera ng SLR. Malaki-malaki yung difference. Pero, yun nga, syempre, importante pa rin talaga kung ano yung content mo. Super importante nun. And I think ang ma-add ko pa sa equipment, kung mahilig ka mag-live like this at mahilig ka mag-indoor shoot, you should invest for a ring light. For me, importante talaga yung ring light kasi hindi na siya nakakaganda. maganda siyang tingnan. Like sa live ngayon, so, di ba, parang ang puti-puti ko, di ba? Joke lang. I mean, maganda yung quality nung naipoproduce mong content. So, pwede, mag-shoot ka, ang madilim. So, syempre, kailangan mo ng, let's say, ngayon, di ba, lagi tayo nasa bahay lang. Hindi tayo talaga nakaka-shoot outside, malimit. Kasi, syempre, nasa pandemic tayo. So, yun nga, pag nasa bahay ka lang, ring light, phone, yun na, okay na. Running na, may content ka na. So, I think that are some of the equipments that you need para magkaroon ka ng content. How about you, Ryan? Thank you. Natuto na ako from last week. Sabi naman sa inyo, nag-i-improve tong show na to linggo-linggo. Paklik-klik. Oh, hindi, tsaka nagsulat na ako ng mga sinabi natin, no. Yes, so sa equipment din, ang masasabi ko ay kung mas gusto niyo, kunyari medyo madilim yung bahay ninyo, wala kayong outdoor if you live in a condo, it's also good to invest on a softbox. Para siyang ilaw na nasa Lapin man. Nasa studio. Pero hindi naman siya kamahalan. No? Wala siyang 3,000. Hi, Vanessa. Merong nag-share ng ating
live stream ngayon. Name niya is Vanessa Palmaria. Hi. Pangalawa para sa akin ay mga tinatawag na PVC na mga pang background. Kasi believe it or not, ako lately ko lang din na nalaman yung PVC. Yung mga pang flat lay, kasi dati ginagamit ko, alam nyo, kartolina. Tsaka illustration board. Buti na kami ginagamit, di ba? Oo. Kasi yung iba, di ba? Kasi yung iba, minsan kung maganda yung carpet nyo, maganda yung kama nyo, maliwanag naman, okay na yun. Pero katulad ko na hindi masyadong madilim talaga yung bahay ko, kailangan ko talaga ng additional na natulong para mas maganda tingnan yung... Si Miguel. Zara, Miguel is watching. Miguel De Leon of the Metro One. Hi. Kasi di ba, yun na nga, as I was saying, yun yung ginagamit natin to add texture and character dun sa mga pinipicture natin, di ba? So, ulitin ko lang ha, sa equipment, phone, kahit anong phone pa yan, hi daw, sabi ni Miguel, camera, ring light, no, softbox, PVC, or anything na pang flat lay. And yeah, fur. I'm using fur, especially kapag ano ka, fur and mirror, especially pag mga beauty, more on skincare ka. Yeah, napaka gamit na gamit ko yan. So marami akong ganyan, parang spare type lang. Parang 200 pesos ko lang siya nabili sa Dapitan Arcade. Gamit na gamit ko siya, kung makakita mo sa feed ko. Pero syempre, simultaneously, iniiba-iba mo din yung angulo. So sobrang helpful talaga niyan. Pero syempre yun nga, as kung mag-start ka pa lang, I think a good phone and a ring light, good phone is enough for a startup. And a good background. True. Okay, so meron ka ng equipment. Ano na yung susunod mong kailangan para makagawa ka ng content? Start off. Ikaw naman. Para sa akin, guys, this is, ina-assume na natin na meron kayong pipicturan o meron na kayong product na gustong ipromote or yung sarili ninyo. Para sa akin, ang susunod is ang tinatawag nilang, para sa ibang tao, they call it PEG. Yung iba, tawag nila inspiration or motivation. Bago kayo gumawa ng isang picture, isipin nyo muna, kunyari sa pagkain, ano ba gusto nyo maging itsura? Kunyari kung Japanese food or Filipino food, ano ba yung gusto nyo maging itsura? Mag-research muna kayo kung ano yung, kumbaga, hindi naman paggagayahan, no, Zara? Parang saan ka may inspire? Kumbaga, peg mo. Actually, may mga apps or website na pwede mo siyang puntahan. So, let's say, for me, tumitingin ako sa Pinterest. Sometimes sa Pinterest, kasi talagang marami doon yung mga curated talaga yung mga photos. Talagang hindi mo naman totally talaga magagaya, pero meron kang inspiration, meron kang ma-add doon sa epipicturan mo. I have also Unsplash. Unsplash, parang free yun eh. May mga pictures din doon na may inspire ka, itatype mo lang kung ano yung idea mo, tapos lalabas na siya. What else? Maraming mga apps na pwede mong gamitin para magkaroon ka inspiration. Or, of course, yung mga pina-follow mo na mga mga bloggers, influencers, makita mo sa mga feed nila, curated yung feeds nila, so makita mo din, for example, meron silang brand na ano, yung atake niya, ganun, atake niya dun sa brand na yon. Tama. Thank you. I was actually getting to Pinterest kasi nga naman, sa kapagkain, look at yung mga famous ng mga vlogger, or yung mga cookbook, di ba? Pagdating sa fashion, yes, you have these yung fashion vloggers, fashion influencers, and pinaka talaga dyan yung Pinterest. Kasi, di ba, kumbaga,
kung nasa Pilipinas ka, pag pinopost mo, gusto mo parang medyo international yung dating. Kasi ayaw mo naman yung parang nagpicture ka lang, tapos parang baka nanay mo lang ang maka-appreciate, yung kaibigan mo hindi pa mag-like. Diba? Grabe naman. O sige. Number two is inspiration. What's number three for you? Ano yung susunod na kailangan? Yun na, since na-mention na natin yung mga apps, camera, and phone. So I think pwede natin i-share sa kanila kung ano yung mga apps na ginagamit natin para maka-create natin yung content natin. Yes, pero so, bago dyan, nagpapa-shoutout ang, I think this is your mom. Yeah, hi mama. Thank you. Tita, may number one fan. Hello po, tita. Magandang gabi po. Nice to meet you. Kahit nag-message lang siya dyan. Okay. Yun. So, yes. I think... apps. So, I think ang una ko ma-share na apps na sobrang ginagamit ko. Apps, this is yung mga working apps ha, hindi yung mga social media apps. So, working apps, ibig sabihin, ito yung mga nakakatulong either to edit your photos, your videos, to enhance, or what else, to create your stories or your photos. So, I think number one is Lightroom. So, Lightroom is super helpful when it comes to creating your feed. May mga filters, pwede mo siyang enhance based on your liking. So napakadali lang 'yan. Actually, pwede ko ba ituro dito? Makikita ba? So, naka-live ayan. So, paano ba natin papakita? Hindi makikita dito, no, kung paano. So, madali lang siya. Just download the app. I think available siya sa kahit saan. Tapos, you just upload your photo and then, yun, i-edit mo lang siya. So, super dali. Number two, ikaw, Ray. Number two para sa akin ay ang tinatawag nilang Snapseed. And I was just using this kanina. Kapag ka, kunyari, oo. Kunyari, may picture ka, may pantal ka dito, Makati, or ano, namumula, gusto mong i-delete, sa Snapseed mo yan magagawa. May tigyawat ka, gusto mong mawala, sa Snapseed mo yan malalagay. Matatanggal super, pala. Yes. Actually, napakadali lang nun. Maraming tutorial yan sa YouTube or something. Kung paano tanggalin yung mga yan, unnecessary. Pwede mo din tanggalin kahit yung mga nasa gilid mo or something. Pwede mo din expand. So, sobrang napaka-helpful din yan. I'm using also yung Snapseed. Number three, I think I have naman yung app na Preview. Preview is actually, para siyang ini-schedule mo yung mga posts mo based on your feed. So, para makikita mo na agad. So, kung meron ka mga pictures na pwede mo i-upload doon, tapos para isa-swap mo yung mga photos kung ano ba yung mauna, ano ba yung, alam mo yun, para for planning purposes siya. So, alam mo na kung ano yung ipopost mo for the next time. Para maging pleasing tingnan yung what I call this, yung feed mo. Nakakatuwa kasi, alam nyo guys, hindi ko alam na ginagamit din pala ni Zara yun. Parehas na parehas kami ng ginagamit. Nakakatawa. Talaga ba? Hi po, Miss Pamela Arinal. Kaya nga eh. Guys, ang gusto kong malaman nyo, kami ni Zara sa mga show na to, magdi-decide lang kami ng topic. Pero hindi namin pag-uusapan kung ano ang pag-uusapan namin. So lahat ito, nandito na. Impromptu lang. So walang script. It's not scripted. Wala kami mga basehan. So ngayon pa lang talaga namin nilalagay ito. Nilalagay ko sa notepad kung ano yung aking pag-uusapan. Ano mamaya okay. Sa Q&A. Di ba? May tayo answers. Isa pang ginagamit namin ay Canva. Libre din ang Canva. Ang Canva, kunyari gusto nyo maglagay ng graphics sa kasama ng
picture mo. Gustong kunyari maglagay dito ng mga heart o ng kahit anong design sa paligid mo or kahit na typography lang or ibig sabihin text message lang pero gusto mong maganda ang pagkakaitsura, Canva ang pwede mong gamitin. Actually, ako gamit na gamit ko yung Canva kapag gagawa ko ng thumbnail ng YouTube. Oo. Kasi parang mayroon ka lang, may mga ano doon eh, may mga existing na mga parang ang tawag doon. Existing na template na pwede mo nang gamitin, lalagay mo ng picture mo, type mo lang kung anong title, tapos yun na. So, meron ka na talagang madaling-madali kasi wala kang hirap. Ilalagay mo na lang siya. And then, for videos naman, I think InShot. Gamit na gamit ko din si InShot. Kasi si InShot, hindi lang siya more on video. Meron din siya mga collage. Pwede ka din mag-edit ng photo. Photo by photo, ganyan. Tapos yung mga videos, actually, nung may mga vlogs ako na may in-edit talaga ako from InShot. Kasi yung dali lang niya eh. Sobrang dali niyang pag kumbaga, isasapak mo na lahat ng mga videos mo, tapos lagyan mo na ng mga overlays or something. Tapos yun na, pwede mo na siyang i-publish kasi hindi siya mahirap navigate. Yun. Naghahanap ako sa phone ko eh. Thank you guys for watching and liking. We have several people. okay lang yan. Nag-umpisa pa lang tayo. Hopefully next week, mas marami nang manonood sa atin. Ano pa bang ginagamit ko? Ang ginagamit ko para sa Instagram stories naman ay Mojo. Mojo din ako. Alam mo talagang ano tayo, no? Totoo ba? Nasa press tayo eh. Magkaibigan talaga tayo, no? Ang galing, no? So, Mojo naman, katulad ng Canva, meron din siya mga template na pwede mong salpakan ng video, meron siyang layout, tapos meron siyang built-in na mga tugtog para mas interesting yung mga Instagram story ninyo. Madali siyang gamitin, madali siyang, kumbaga, save mo lang yung post mo sa Instagram, pwede sa Facebook story or My Day. So, yun. Ano pa ba? Super, actually, true. Sobrang helpful niya kasi hindi mo na siya kailangan i-edit eh. Kumbaga, parang kapag, ano, pag nilagay mo yung mga videos mo, automatic na siya, parang may mga ano, effects na siya. So, sobrang helpful din yan sa akin pag magawa ko ng stories. Tanggalin mo nga lang yung ano niya, yung watermark. Oo, di ba? Kasi natanggalin yung watermark niya. Yun, which is yung, yun yung maganda sa kanya. Ano pa ba ang ginagamit ko? So far, nasabi na natin preview, Canva, Lightroom, InShot, Mojo. Meron ka pa bang ibang ginagamit? So far, yun lang talaga right na ginagamit ko kapag gusto mag-edit, mag-create ng little stories. So, na-recap lang ako ah. Number one, gamit. You need the equipment to create the content. Number two, you need to have inspiration. Ano sa tinitignan mo? Nag-notes ka ba dyan? Inspiration. Then, si Miguel, sabi niya, BSCO. Okay. BSCO. Oo, kasi hindi ko masyado siya ginagamit. Medyo na hihirapan ako sa interface. Sorry, BSCO. Medyo ano siya, mahirap siyang intindihin. Tsaka hindi, may bayad na kasi siya. May bayad na siya. May bayad yung filters. Oo. Asa na ako? So, inspiration. Pangatlo ay, nawala na yung note. Nagsarado na yung apps. Pang-apat. Ano na yung pang-apat? How do you write your caption? Tama ba? Diyos ko. Yun ang pinaka-mahirap na part actually sa lahat. Aside from taking photos. Pero I think yun talaga. Especially kung gusto mo talagang ano, may laman yung captions mo. Sobrang ano yan. Sobrang tagal na pinag-iisipan. So I think, yun nga, kung i-ano natin yung caption, I think I can share some of my
Meron din akong ginagamit para, alam mo yun, para makatulong sa akin pag nag-create na ako ng caption. So I think Grammarly is helping me when it comes to grammar. Yun. So kapag meron na akong caption, nakagawa na ako ng caption, sobrang, syempre hindi naman tayo perfect. Nobody's perfect. Kahit sa English. Kasi kung mapapansin niya yung post ko, mostly English. So ayoko naman syempre na may magko-comment sa post ko na, ano, mali ka rong grammar ka, eto, ganyan. So parang, syempre ayaw mo naman ganun. So may pagka-perfectionist, di ba? Pero yun, sobrang helpful yun, yung Grammarly. And may isa pa eh, Reverso. Reverso and Grammarly when it comes to grammar. Yun, punctuations. Yes. Sobrang importante yun. Lalo na yun sa mga audience mo. Fairness ha, di ko alam yun ha. Natutunan ako sa'yo today ha. Check mo. Yeah. Okay. Ako naman, in terms of creating captions, totoo yun, you really have to spend a lot of time. Pag-iisipan mo, hindi ka lang maglalagay doon. Lalo na kung magpo-post kayo para sa isang kumpanya, produkto, serbisyo. Kasi pag-iisipan mo kung ano yung sasabihin mo. Hindi pwedeng masyadong mahaba, hindi pwedeng masyadong maikli. Kailangan, kumbaga, may substance. Thank you. Yes. Kailangan who, what, when, where, why. Parang ganon. Kung shampoo yan, dapat nasabi mong mabango, mura, mabilis, hindi malagkit sa maikling sentence, pero hindi ka magsasound na parang commercial. Mm-hmm. Diba? Actually, aside from yung mga, let's say, yung mga brands, meron na sila talagang pinoprovide na mga ano, para keywords, ganyan, and ano yung dapat kong masasabi to, especially mga ads na ano na yung mga paid campaigns, usually may mga ganyan na. Pero for example, kung ano lang, kung usual lang gusto mo mag-post, I think you still need to think about your caption, kasi sabi nga nila nakikita ng tao kung ano yung pinapost mo. So, kung ano yung maipost mo, let's say it's, I don't know, so it's about political, I don't know, yung mga medyo, let's say yung medyo nag-aano sa mga tao, nag-divide sa mga tao. So, I think you should be generic, sabihin mo kung ano talaga nasa isip mo. Pero, of course, you need to know your audience. Dapat alam yung audience mo. Siyempre ba na kung about shampoo ng bata, tapos ang audience mo is mga working, ano, di ba? So, kailangan yung atake nung captions mo is more on working moms na meron mga anak. That's true. And I like to summarize that with saying it, finding your voice. Kumbaga, kung gusto mong maging opinionated, whether it be katulad ng sinabi ni Zara, kung gusto mong maging political, pagpatuloy mo. Kung gusto mong maging parang unbiased, okay lang din yun. Pero, find your voice, ika nga. Kumbaga, kung ikaw ay magpo-produce ng, kumbaga, ikaw ay magpo-promote o ng isang bagay, huwag kinabukasan, iba na yung gusto mo. Hindi naman ganun. di ba? Para sa akin talaga, ang pinaka-importante is, it doesn't need to be sobrang written smartly, I don't know kung tama yun, pero mas okay yung mas honest na caption. Pero minsan, alam mo yan, Zara, pag wala ka na maisip, kailangan mo mag-post, minsan quote na lang, pero kahit walang kinalaman yung quote, actually, ako pag pangako, nire-relate ko pa rin talaga sa ano, sa post ko. Mapapansin mo yan, lahat ng post ko may, hindi naman quotation or may mga sayings. Pero kano-connect ko talaga siya doon sa pinopost ko. Oo. Eh kasi minsan, di ba, kung gusto mo mag-post ka lang ng parang sunset or kung ano man, di ba, parang minsan, gusto mo lang ng inspiring quote, okay lang din naman yun. Diba? Last. So, recap ko lang yung captions. No? So,
use Grammarly or Reverso. You know, think of who, what, when, where, and why. Use your client's keywords and find your voice. Yan. Last. Ano na ba sa tingin mo yung last? Hashtag? Yeah, para sa ano hashtag? Mm. Yeah. So, ang hashtag, sa mga hindi pa nakakalam. So, hashtag is yung, dito para mo nasa-search yung kung ano yung about your post. Kung ano yung pinapost mo. Let's say, skincare. So, hashtag skincare. So, yung skincare na yun, makikita yun ng mga tao. So, pwede makita ng tao yung post mo through the hashtag. So, sobrang helpful siya, let's say, posting in Instagram. Though, minsan may mga times talaga ng shadow ban kapag usually na ginamit mo frequently yung hashtag. So, yun nga. Sobrang, ano dapat, careful din tayo sa paggamit ng hashtag kasi hindi lahat ang hashtag is nakikita yung post ko. So, pwede ka ma-shadow ban. Shadow ban meaning pwede ka ma-ban sa Instagram. Hindi ka makikita ng mga audience mo. So, lalagay ka sa shadow ni Instagram. Yan. Yeah. Medyo complicated yung definition ng shadow ban pero yes. Okay. Ilan ba dapat ang maximum o minimum na hashtag ang nilalagay mo sa isang post? You can answer that. Kasi ako, actually, hindi masyadong importante sa akin yung hashtag. Hindi ko siya masyado ginagamit. Kasi, for me, kung makikita talaga yan ng mga tao, makikita nila yan. Though, hashtag can actually help your post to get likes, yes, to get comments, yes. Okay. So, technically, Instagram allows up to 30 hashtags per post. Now, may natutunan nga sa akin today. Para sa akin, okay na yung 7. Minsan sinasagot ko yan hanggang 30. So bakit, para sa akin, bakit siya importante? Kasi kunyari merong brand, you know, first time niya, hindi siya nag-ahensya, magta-type siya, pupunta siya sa Instagram. Influencer. Ganyan. Influencer PH. Pag ginamit mo yung hashtag na yun at nakadikit yun sa, excuse me, sa picture mo, masasama ka sa makikita niya yung mga influencer. Pangalawang reason, I add a specific hashtag just for myself. Kunyari, the hashtag the bandwagon chic. So every time na magpo-post ako ng the bandwagon chic, yun yung lalabas. So lahat ng picture ko, ako lang yun. So kumbaga na pag I own the hashtag. Parang ganun. So, yun. Diba? Ano ba? Parang marami na tayo nasama. Gusto mo na ba mag-Q&A? Paano naman? May sasagot kaya? Parang yung mga ano natin na, yung mga tita natin na nagsabing manonood ah. Yes, LR. So, teka, check ko yung Facebook ko. Wait lang. Yeah, meron na. May 6 na. Hindi ko nakikita kung sino yung nanonood actually. So yun, sum up, isa summary na natin. Sige, go. Teka, check ko lang yung Facebook. Yes, pwede na tayo mag-summarize. Meron ba tayo nakalimutan? Okay, so yun. So, welcome to our weekly session. So, for those na hindi pa ako pina-follow, so you can follow me on my Instagram. So my account there is The Bandwagon Chic. I have also my YouTube channel, so The Bandwagon Chic. So I'm actually starting to stream. Aside from this, so I'm streaming games. So baka probably start ako nitong weekend or next week. Testing pa ako. And I have my Facebook page, Bandwagon Chic. And I have also my website for those who wants to read my articles. So you can go to www.thebandwagonchic.com. Hindi ko nakikita kung sino yung nanonood, actually. Ano yun siya? I think, yeah.
Okay, Rai, ikaw naman. Ayun nga, ano ba yun, nahihirapan ako nagdodoble, pero, okay. So, yes, so thank you. Nakaka-excite naman yun. Saan ka nag-games? TikTok? Nag-stream ako. Sa TikTok, wow. Hindi sa TikTok, sa ano, may mga games. Pwede ako mag-COD. COD, Call of Duty, Roblox, ganyan. Sa mga stream? Siya. May gamit ako sa phone. Sorry, hindi ako nakakaintindi. Hindi ako nakakaintindi ng games eh. Okay. Hindi ako nila games. Pwede naman na tayo mag Q&A. Gusto mo? Magana ka muna. Popromote muna tayo. Dahil yan naman yan. Summary muna. Okay. Let's summarize. So, may notes na ako. Alright, so, una, kailangan nyo ng equipment. Kailangan nyo ng phone, ng camera, so, this, ring light. Yeah. So, these are the things that you need para mag-create ka ng content. So, yes, right? Yes, number one is equipment. Phone, camera, ring light, PVC. Hi, sis Chelsea. Thank you for watching. Fur mirror softbox. Kailangan mo rin ng inspiration, mga pegs, motivation, Pinterest. Kailangan mo ng apps, Lightroom, Snapseed, Preview, Canva, captions ang pang 1, 2, 3. Pang-apat, captions. Use Grammarly or Reverso. Who, what, when, where, why. Use your client's keywords, lalo na kapag ka meron kayong campaign brief. And then find your voice. Lastly is yung hashtag para mahanap kayo ng mga tao. So that's... Yes, correct. What you need to create effective social media content. Next naman. So, ano na? Is it time for our Q&A? Yeah. So, hopefully, may sumagot na. Oh, I think kahit naman siguro hindi sila makasagot ngayon dito sa live. Kung wala makakasagot dito sa live, pwede natin, they're still going to read or view the video. Pwede silang mag-comment pa rin. Mm-hmm. Diba? Yeah. At kung sinong tamang makakasagot, then they can get the prize. Yeah. So, anong unang tanong? So, kailangan ko ng ano tawag dun? Sound? Wala pa tayong ganun, guys. Wala pang budget eh. Punti pa lang nanonood eh. Pagka marami namin yan nanonood sa atin, dadami budget namin ni Zara. Oh yeah, actually malaki na yung budget na to eh. Malaking price na yan ah. Okay, ito. So let's start with the question number one. Drum roll. Teka lang, magda-download ako ng pang sound effects. Kamusta ka naman dyan? Buti hindi ka busy sa work. Super busy. Super busy. Pero, yun yung ano ko ngayon, this, yung mag-stream ako ng mga games. Ano pa dami ng views, di ba, sa YouTube? So, kunyari, di naglalaro ka, no? Tapos, re-record mo yun, o la-livestream mo yun sa YouTube? Livestream talaga siya sa YouTube, saka sa Facebook page mo. Talaga. Yes. Eh, paano yun? Kunyari, hindi ka nananalo, hindi nakakahiya, nakikita nila lahat. It's okay. Hindi ko nananalo. Lasa rin ka nila. Ganun ba yun? Yan ba yung kay Gosing Fiao? Iba naman, hello, ibang dear level na yun. Gamer na talaga yun. Ako na lang ako. Amateur ba tawag? Rookie.
Ano daw yung tool? Anong tool, sis? Anong ginagamit mo pang... Tools para mag-ano, mag-stream. Omelet. I'm using omelet, sis. Ikaw. Ito lang ito naging chikahan. Oo, ito na. Malapit na. Hinahanap ko na lang. Ano ba dapat yun? Drum roll? Okay, wait lang, guys. Dahil nagpaparami pa rin naman tayo ng viewers. Then, guys, kung sino makakasagot, meron kayong skincare products worth 5,000 pesos. And also, I'll be announcing my top fan. So, pwede ko na siguro i-share kung sino yung top fan ko for the month. Sige, ikaw muna. Sige, i-share ko. Yung fan ko for the month of April. So, kasi wala siya eh. Hindi ko nakikita yung kung sino yung nandun sa ano, sa live. Sa ano, sa comments. Okay, so I'll be announcing two winners for my top fan for the month of April. This is, ito yung sa Facebook page ko. So the more you engage, the more you have the chance to have the top fan badge. Pero since wala ako ng April, so I'll be announcing yung mas engaging lang na follower ko sa Facebook page. So, the first winner is, meron na bang drum roll yan? Wala pa? Wala nga eh. Wala. Taka. YouTube na lang. Yan na. Ang jologs natin. So the first top fan for the month of April is congratulations to Elaine Parame. Congratulations, Elaine Parame. Kindly DM me to get your prize. I think nanalo na to si Elaine Parame before. Nanalo siya ng ano, some deep set from Hodai. Lagi siyang nag-i-engage siya mga post ko. Alay mo yun, meron siyang some dupe set from Hodai. Wow! Ako wala eh, siya pa ka. Buti pa siya. Actually, collaboration yun. Sige. Ako naman, mag-a-announce. kasi namigay din ako ng GCash sa page ko. Sa akin naman, ang una ay, and I think even sa creators pa to eh, si Miss Jessica Ilaga. Congratulations! Wow, 500 pesos. Saka na ba? Hindi 500. 100 lang. Ah, sa Facebook page. 100. Ko. Okay. Kaya 500. Sa akin 500 ah. Wow ah. Mention mo yung pangalan ko. Top fan ako dyan sa page mo eh. Okay, the next one. So I'll be giving out the second prize for the top fan for the month of April. Congratulations to walang damo talaga. Hindi na yung mga posting. So congratulations to wait. Kahit wala kayo, hindi kayo nanonood ngayon. Yan. Pero alam mo, Zara, pansin mo, hindi ko alam ah.
ang lakas ng hatak nung last video natin. Tinaas, laki ng tinaas ng Facebook page. In-upload mo rin ba sa'yo? Hindi pa. Hindi pa. Upload mo malakas. Next, ano, ako mag-stream. Stream. Oo, oh, nag-download ka na? Mm-mm. O, oh, para swap yung download, nag-login na ako. Nag-sign up. Oo. Para ako naman ang, ano, ako naman ang bisita. Para page mo naman yung umaangat. Okay, so our second top winner for the month of April is Mildred. Congratulations! Kindly DM me for your prize. So kahit wala ka dyan, kahit wala ka sa live, if you are watching this or you're playing this, just DM me para makuha mo yung prize mo. Okay, ikaw naman. Your second? My second winner, I will confirm tomorrow kasi, di ba, check mo pa kung ginawa yung instructions, ganyan. Yung isa pa lang yung naka-confirm ko eh. So, pass muna ako sa second. Okay. So, let's go for the Q&A. Hello, Dove from Saudi. Hello. Go. So, let's go for the Q&A for them to win the 5,000 worth of skincare products. Yay! Ito siya. Sobrang dami. Wait lang. Ayan. So, madali lang. You just answer yung mga questions namin. Actually, yung mga questions namin is from our talk lang din. So, the first question is... Look professional with GoDaddy. GoDaddy, yeah. Nag-add sa Facebook. Go! What's question number one? Question number one, ano ang... give us at least three... equipments that you can use to create a content. At least three. Hello? Are you there, knock-knock? You can comment in the comment section. Just type the answer. Wala pa. Magta-type na ako. Bilis naman. Wala pang ilang minutes. Hindi ako magta-type para makuha ko din price. Ano pala nag-join? Aba! May kumakaril, oh! Wow! Miguel De Leon, his answer is PVC, ring light, and fur. Yes. Can we confirm that? Yes! Very much! Okay, so 1.4 Miguel De Leon. So actually, parang yun agad, ah. Parang may hanta ng ano, ng points. Okay, second question. Give us at least three apps that you can use to create a content. Ito yung mga working apps na tinatawag natin. Pwede ka mag-edit, create ng stories, ganyan. Hi, Miss Marlene Alinal. Join po kayo dito sa ano sa question and answer. Baka manalo kayo nitong 5,000 worth of skincare. So, question number two is, ano yung mga apps, working apps na ginagamit namin na nakakatulong para makagawa ng content? Oh, wala, hindi mo pa napapost. May sagot na siya. Taga-san po si Miguel? Taga-san talaga? QC Eastwood. Okay, so Miguel De Leon answers Canva, Lightroom, and Snapseed. So I think that is yes! 2 points! Para wala ka kompetensya. Yay! Oo nga, wala siya ka kompetensya. I was wasagot eh. Nakikita mo kasi nanonood. Ito we have 7 viewers. Hindi mo nakikita kung sino yung nanonood. Hindi.
Oh, I think the next question. Where can you find some inspiration or pen? I really kailangan naman sa Shopee. Pero mas gusto ko yung sa kasi not only does it light up. Kasi number three. Where can you get Peg's inspiration? Kaya nag-announce. And tama po tayo, Mr. Miguel De Leon, sa ating sagot. Sana tayong tatlo na lang yung nag-usap. Uy, sagot. Si Marilyn. Si Marilyn. Uy, thank you, Miss Marilyn. Ako, buti na lang. May kalaban na si Miguel. Okay. So ano? 3-1? Okay, sige, give ka pa na question. Sige, give lang. Okay, so ano? Ano ba yan? Ay, ikaw naman mag-ask ng question. Question number 4. Ilan ang maximum? Ang hirap ng tanong ko. Ayun na lang. Wow, that's so specific. Anong what app starts with the letter C? What is sagot na yan, ha? The app? What is the app that starts with the letter C? Masagot agad sa Ming Su. 30 daw. Ba't ako lang nakikita? Nawala ka, Rai. So, nawala po si Rai. Ryan, nawala ka. Anyways, the question number 4 is what is the app starts with the letter C? So, ang sagot ni Marilyn, Canvas. Ni Miguel is Canva. Nawala si Ryan. What happened? Wait lang guys ha. Ayan, nawala si Ryan. Hello. Ano yare? Hindi ko alam, na-exit ako bigla. I'm so sorry. Sinibak ka na. Sinibak. Ano nangyari sa Canva? O Canva, o so 4-1 na. Okay, since naman participating si Marilyn, so I think we will give our prize to Miguel De Leon. So congratulations for taking home a lot of skincare. So I hope magagamit mo siya. So mostly kasi parang pang babae siya. Pero meron din naman, pwede po siya magamit. And also, I will be giving out Marilyn Arenal for staying in our live stream until the end. So I'm giving skincare na din. So just send me your contact details, your address, DM me so I can send it this week. Congratulations! Congratulations, Miguel De Leon, Marilyn Arenal, and the rest of those winners that we mentioned. Thank you guys for watching. Again, katulad ng sinabi namin last week, we're still learning, we're improving the show, and hopefully mas marami nang makapanood ng aming munting pag-uusap. Actually, this is just us talking or just sharing it with you guys. If you fail to watch this live episode, you can still see this particular show
in the Bandwagon Chic YouTube channel as well as mine. We look forward to seeing you again next Wednesday, 8 p.m. And hopefully magpatuloy na yan. And we hope to see more of you guys in our next episode. So again, thank you guys for participating. Sana hindi nawawala yung mukha mo sa background, di ba? Sorry. Kasi kailangan parang lapat. Kailangan lapat yung likod mo para mag-effect yun. Okay, tinatry ko lang yung green screen eh. Sa mo, anong pinindot mo? Settings. Ayan. Ayan, medyo meron ako. Pero mukha akong ano. Ang social, di ba? May piano ko. Welcome to my crib. Wala nga, ayaw nga eh. Ayun sa'yo. Wala. Anyway, nag-outro na ako eh. Ayun, over to you. Ano yun? Ayun, so thank you so much for watching our live, weekly live session. So I hope naging fruitful ang aming mga na-share. So for those who are starting up as a content creator, I think makakatulong talaga yan. And for those who are ano na matatagal na, add-on na lang siguro yung mga yon. And I know you know it already. So see you next week for another topic. I hope marami na manood. And ayun, so sobrang happy ako sa mga nanood. Thank you so much. Even it's just small numbers, but of course, what is it important here is that I'm sharing my, I'm sharing myself. I'm sharing myself. Share yourself. I'm sharing myself. Yeah. Sige, hopefully next week may iba tayong kasama sa show, pero abangan nyo, share kami ulit ng konting knowledge next week again here on Facebook. But next week, promise na yan, doon na tayo sa page ni Zara. Yeah. And also, depende sa mood namin, depende sa dami ng color ng viewers next week. We will giving out, ako may bibigay ulit ako kung meron tayong maraming viewers. So, yeah. The more viewers, yes, the more prizes. Yes, guys. Ang nag-promise kami at the beginning of the show na mamimigay din ako ng Gcash. So, hindi ibig sabihin na natapos na yung live session. Hindi na kayo pwedeng manalo ng Gcash. So, update namin yung description box so that you can find out how you can still get that Gcash. Okay, thank you guys. Have a good evening. This is Ryan. This is Zara of the Bandwagon Chic. Thank you. Have a good night. Bye!